Magandang araw mga ka-dairy. Ito na naman tayo. Ang farm work namin ngayon i-fix lahat ng water trap na may slow leak. So bawat isang paddock ay meron siyang isang water trap. So malalaman mo lang na meron siyang slow leak kapag meron siyang tubig o basang part dito sa water trap tulad ng nakikita nyo. So papakita namin sa inyo kung paano namin to ginagawa. Meron kasing water pump sa shed. Pag hindi yun tumitigil ng andar, ibig sabihin meron kayong water leak or malakas lang uminom yung baka nyo. Ngayon hindi naman summer at wala pa naman kami mga baka, ibig sabihin meron kaming water leak sa mga water traps. Yun lang, basic. So ang ginamit namin yung cafeteria. So bobombahin na lang namin yung motor para ma-empty yung tubig dito sa water trap. Ito yung farm work namin tuwing mag-i-start yung season, kasi yung valve nitong water trap lagi siya nagbabara, so hindi mo may iwasan yung mga slow leak. So ngayon, i-on lang namin to para mahigop yung tubig doon. Usually na problema ng mga farmer is pag merong leak sa water trap, doon ang problema. Either masyadong mahaba yung tali nyo or barado yung valve. So ngayon, nilinis namin and chinek namin yung mga valve para sigurado na wala siyang leak. Kasi marami kaming slow leak, yun lang yung problema doon. Yung usual na ginagamit ng mga farmers, yung multi-grip na pliers. Medyo masikip siya dito. Mahirap siyang i-maneuver. So, nag-improvise kami pipe. Metal pipe. Tapos, nag-weld ka lang ng dalawang bar doon. Para sakto siya doon. No? So, titwist mo na lang siya. Ayun, no? So yun, kakamayin mo na lang. So yun, may mga dumi siya. So yung trigger mechanism nitong ball cock tawag nila eh. So pagka nag-reach yung tubig sa level na aangat yung floater, magko-close yung valve niya. And then pag bumaba tong floater, mag-o-open yung valve niya. Doon magfa-flow yung tubig. So pagka na-reach niya yung level sa taas, magko-close siya. So ganun lang ka-basic yung mechanism nun. So yun, ito yung trabaho namin ngayon. Ilalagay na namin ng teflon. Pa kontra lang. Tama ba? Yun. Master tubero. Yun lang. Tapos, ibabalik mo lang ulit doon. Yun, tapos ipasok nyo lang na maayos dito sa thread. So, ginamit namin yung cafeteria para yung motor niya, siya na lang yung mag-absorb dito sa tubig ng water trap. Usually, siya yung humihigop ng colostrum milk namin galing sa shed. Tapos, ito i-deliver dun sa cup shed. So, ngayon, tinatanggal ni Reggie yung ball cock, yung fittings niya.
Huwag kalimutang sumuot ng helmet. Safety. So pag may nagli-leak, either yung Teflon or yung white tape na tinatawag nila, white tape tawag nila dun eh. So buksan nyo lang yun, no? Minsan may bato lang yan. So yun, no? Meron siyang dumi dun, no? Yun lang yun, kung hindi sa floater, meron siyang nakabarang bato or damo. Kasi itong tubig namin is galing sa river. So yung mga hindi na-filter dun sa shed, napupunta dito. So yun lang, ibabalik lang ulit yan. Tapos check uli namin yung lahat ng water trap namin na may slow leak. Then yun lang yung procedure and then i-on ulit namin para ready na kami sa calving and milking para sa start ng season. Yun lang mga ka-dairy, napaka basic nun. Maraming salamat sa panonood and don't forget to subscribe and push the notification button. Maraming salamat and ingat kayo palagi. Ano bro? Ayan na bro. Oh. Bye-bye. Napaka basic pero malamig. Sige, ingat kayo. Bye-bye. Ayan mga ka-dairy oh. Naubusan ng gasolina yung pump. So, ginawa na lang namin, kinuha namin yung hose. Tapos, pinahigo pa namin doon. Pinanulo namin yung tubig, yung hose. Tapos, binaba namin doon. Siya na yung ano, siya na yung nag-a-absorb. Ayan, dito na siya tumutulo. Ganun lang yun mga ka-dairy. Gravitational force and some Filipino ingenuity. Filipino ingenuity. Kung ano man yun, basta diskarte lang. Sanay kasi tayong humigop ng gasolina sa ano eh. Sa owner, saka sa mga jeep. Yan lang o, mga ka-dairy. Basic! Nah.